Swang ay panmitolohiyang nilalang kung saan ito'y pinaniniwala ang kumakain ng tao at ng ibang mga hayop. Ang aswang ay humahawig sa nilalang na vampira o vampire sa Ingles na nagsimula sa kanlurang paniniwala ng mundo. Ang paniniwala ng mga Pilipino tungkol sa mga aswang at iba pang mga nakatalang makamitolohiyang Pilipino sa mundo ay napalawig dahil sa impluwensya ng animismo na nagsimula sa kanununuan ng mga Pilipino, gayon din ang pagdating ng mga dayuhang Espanyol sa Pilipinas. Dahil dito, umusbong ang pagkakaroon ng iba't ibang uri ng aswang na magpasa hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin natin mga Pilipino. Una na rito ay ang mga bangkilan. Ang mga bangkilan ay mga uri ng aswang na pinaniniwala ang magagandang dilag mula sa hanay ng mga kadatu-datuan. Sila ay may kakayahang mag-anyong aso, baboy o iba pang nilalang ng dilim. Higit silang nakatataas kaysa sa iba pang uri ng aswang. Pinaniniwala ang may kakayahan silang gawing aswang ang isang karaniwang tao sa pagsali ng perlas na itim mula sa kanilang bibig sa taong nais nilang maging aswang. Ang susunod na uri ay ang tinatawag na karaniwang aswang. Ang karaniwang aswang ay uri ng aswang na may kawangis at kaanyo sa isang ordinaryong tao. Ang kaibahan ay sila ay kumakain ng lamang loob at umiinom ng dugo ng tao. Mahina sila tuwing umaga, ngunit kapag sumapit ang dilim, sila ay nagiging mabagsik. Makikilala mo lamang sila pag tiningnan sila sa mata at kung ang refleksyon mo ay nakabaliktad. Sunod na uri ay ang asbo. Ang asbo ay isang uri ng aswang na may kakayahang magpalit ng anyo sa isang napakalaking aso at kumakain ng lamang loob. Itong susunod naman ay ang popular sa ating mga Pilipino at ito ay walang iba kundi ang manananggal. Ang manananggal ay isang uri ng aswang na pinaniniwala ang may abilidad na putulin ang kanyang katawan sa dalawa at magkaroon ng pakpak na katulad sa isang paniki sa pagkakataon na bilog ang buwan. Pinaniniwala ang nilalang na ito ay kumakain ng karne ng tao sa oras na magpalit ito ng anyo sa pagkamanananggal. Ang isa pang uri ng aswang ay ang tiktik. Ang tiktik ay isang uri ng nilalang na may kakayahang pahabain ng kanyang dila na siyang bahagi ng kanyang katawan na ginagamit para mambiktima. Karaniwang mga buntis na babae ang pinupuntirya ng mga ito gamit ang kanilang mahabang dila ay inilulusot nila ito sa bubong pababa sa tiyan ng nagdadalang tao. Ang sunod naman ay ang tinatawag na mandurugo. Sila ay mga magagandang dalaga kapag umaga at kung gabi ay may kakayahang magbago ng anyo upang maging ibon mandaragit na may mukha ng magandang dalaga. Sila ay mga dating kinalig. Pinaniniwalaang ang mga kinalig ay pinaniniwalaang dating diwata na kalahating tao. Sila ay magagandang nilalang na may pakpak ng ibon sa likuran. Kapag ang kinalig ay umibig sa tao, ito ay magsisilbi at magmamahal ng tapat sa tao. Ngunit kung ang pag-ibig ng tao ay hindi dalisay, ang kinalig ay magiging aswang na tinatawag na mandurugo. Ang isa pang uri ng aswang ay ang balbal. Ang nilalang na ito ay pinaniniwala ang kumakain ng karne ng patay na tao. Ang balbal ay pinaniniwala ang nagnanakaw ng bangkay ng tao sa isang burol o kaya pagkalibing nito. Kung nanakawin ng isang balbal ang isang patay, pinapalitan niya ito ng kadalasang puno ng saging. Ang puno ng saging ay pinaniniwala ang nagmimistulang tunay na katawan ng bangkay sa mata ng mga tao ngunit puno ng saging lamang ito. Kaya naman, isa ang balbal sa mga pinaka nakakatakot na nilalang sa bansa kapag may lamay o may patay. Sunod sa balbal ay ang uri ng aswang na tinatawag na awok. Ang awok ay isang uri ng aswang lupa na may kakayahang mag-anyong itim na baboy o malaking baboy ramo. At kung may awok, meron din tanga yung tinatawag na abwak. Isang uri ng aswang lupa na kung saan ang lalaki ay may kakayahang magpalit anyo bilang isang malaking bayawak, naghuhukay sa ilalim ng lupa upang mag-abang ng mabibiktima. Samantalang ang babaeng abwak naman
ay may kakayahang magpalit anyo bilang uwak. Ang susunod naman dito ay ang kubot. Ang kubot ay uri ng aswang na may pakpak ngunit hindi nakakalipad. Ang pakpak nito ay siyang ginagamit upang lansingin ang kaaway o sino mang mabibiktima. Kung mayroong kubot na aswang, ay mayroon ding magindara. Sila ay mga magagandang aswang na kaiibigan. Ang kanilang katawan at mukha ay katulad sa isang kaakit-akit na dilag, ngunit ang parting ibaba ng kanilang katawan ay katulad sa bundot ng isang isda. Pinaniniwalaang ang mga magindara ay kumakain lamang ng mga matatanda dahil nalalasan sila sa dugo ng berhen o ng mga bata. At iyan ang mga iba't ibang uri ng aswang na pinaniniwalaan nating mga Pilipino. Tunay na napakayaman ng mga paniniwalang mitolohiya sa paniniwalang Pinoy o nasa tradisyon ng ating kultura. Ngunit, gaano man kalawak o kadami ang uri ng mga aswang sa ating bansa, napakahalaga pa rin na respetuhin at igalang natin ang mga nilalang na ito kahit pa sila ay parte ng kadiliman. Dahil tulad natin mga tao, sila ay nabubuhay din sa mundong ito.